Aminado si Vice President Sara Duterte na ginamit lang siya noong 2022 elections para manalo si Ferdinand Marcos Jr. Pero iginiit ni VP Sara na hindi niya kasalanan kung bakit nagkakaganito ang Pilipinas at kung bakit hindi marunong si Marcos Jr. kung paano maging pangulo ng bansa. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Binalikan ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference ang mga panahong kinukumbinsi siya ni Senadora Aimee Marcos na tumakbo bilang katandem ni Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Para kay VP Sara, ginamit lang siya para manalo si Marcos Jr. noong nakaraang halalan. I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Pagbibigay diin pa ni VP Sara na hindi niya kasalanan na naging ganito ang sitwasyon ng Pilipinas. Yan ay kasunod ng mga komentong kanyang natatanggap mula sa taong bayan na anila ay kasalanan ng bise na hindi siya tumakbo sa pagkapangulo. Iginiit ni VP Sara na hindi niya kasalanan na hindi marunong kung paano maging pangulo si Marcos Jr. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kung kanyang gagraduhan nga ang performance ni Marcos Jr. ay nasa 1 out of 10 ito. Mali rin aniya ang kanyang inakala patungkol sa paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo noong sila ay nangangampanya na sama-sama tayong babangon muli. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, nagkawa ka ng mga bagay para sa bayan, para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Makailang beses na rin nakita ni VP Sara ang pag-uugali ni Marcos Jr. lalo na sa pakikitungo sa ilan nating mga kababayan na aniya ay nagiging toxic na. Inahalimbawa ng pangalawang pangulo ang nangyari sa isang graduation sa Philippine Military Academy kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ni Marcos Jr. bilang graduation gift pero iba ang naging tugon ng pangulo na ikinagalit naman ng bise. Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo, ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Hindi rin pinalampas ng pangalawang pangulo ang ginawa ng administrasyon laban sa The Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao, alala niyo, pinupuk-puk-puk nila yung mga tao doon. Pinampas, pinupuk doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo, ha? Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo yung tear gas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Humingi rin ng sorry si VP Sara sa mga taga-KOJC dahil sa kanyang pangungumbinsi na iboto si Marcos Jr.
kahit ayaw ng patulan, hindi naman naiwasan ni VP Sara na magbigay ng kanyang komento patungkol sa pahayag ni Marcos Jr. sa kanilang pagkakaibigan at parang nalinlang umano siya ng bise. Para sa pangalawang pangulo ay hindi na dapat maging mahalaga ang personal na nararamdaman ng isang opisyal ng gobyerno. For the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan, yung bansa. Payo ni VP Sara kay Marcos Jr. na sa halip na kanyang nararamdaman, dapat pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang mga problemang kinakaharap ng bansa gaya ng kagutuman at mataas na presyon ng mga bilihin. Pero talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras, hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom, yung presyon ng gasolina, yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float? Ipinahayag din ng pangalawang pangulo ang nararamdaman ng mga Dabawenyo laban sa naging pahayag ni Marcos Jr. Iba-iba na yung reaction ng mga taga-Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw na musulti na I was deceived. Sa huli, may inihirit pa si VP Sara laban kay Marcos Jr. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng limang bagay na impeachable offense niya.